Hello guys, welcome back to another episode of Proud Pinoy. Ako nga muli si Jun. This is your first time to be watching my channel, my videos. I am inviting you, please like the video, please click subscribe. Of all the videos that I've created, I think this will be the most important. Sa mga content na nagawa ko na, I think this is the most important one. Bakit kanyo? You will find out in this episode. Sinabi ko na very important tong content na ginagawa ko, tong video na ginagawa ko, makabuluhan in Tagalog. It's about fire, actually. It's about fire. Sabi nga nila, kasabihan nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Diba? Ganun kalaki kasi kung manakawan ka, may something lang na bagay na makukuha sa'yo. But unlike yung masunugan, lahat yan, lupog. Lahat yan. Bahay mo, kasama pa pamilya mo, worst. In this regard, so I thought about mag-create ng video para kahit papano merong depensa yung mga tao sa mga small fire. Kasi yung mga fire na malalaki, nagsisimula yan sa mga small fires. This is something that we normally take for granted. Small fires and eventually nagbe-build up until it becomes so big you can no longer control it. Meron ako napanood na video na gusto kong i-share, isang motorsiklo na nasusunog. Nagsimula siya, maliit lang yung apoy. But then eventually, lumaki lang ang lumaki. Nagtutulong-tulong na yung mga tao. Minubuhusan ng tubig. Pero, wala sila magawa. Hindi pa rin nila. They couldn't stop the fire. So without further ado, may nakita akong shop online na nagbebenta sa Lazada and Shopee. Nagbebenta ng mga fire extinguishers. Okay, maliliit lang to. Alam naman natin kung magkano ang presyo ng mga commercial fire extinguishers. Ito yung malalaking nakikita natin sa mga establishment, sa mga office, sa mga malls. Pero sa sobrang mahal nila, hindi siya affordable para sa maraming tao. It's a good thing na merong ino-offer ang mga seller ngayon na worth 100 pesos lang or below, magkakaroon ka na ng mini fire extinguisher para sa pamilya mo, para sa bahay mo. Hindi mo kailangan gumastos ng napakalaki. So ito na nga yung showcase ko dito sa video na to. You don't have to spend that much para magkaroon ng fire extinguishers. And hopefully, later in this video, magkakaroon tayo ng chance para ma-test natin yung capability nitong fire extinguishers na binibili natin online. It's not something na dahil mura, bili lang tayo ng bili, diba? We're putting our lives at risk na rin kung, for example, nagkaroon ng sunog tapos ginamit mo, palpak naman pala, diba? Small fires. Tapos minsan na-disgrasya ka pa kasi kala mo kaya mong i-put out yung fire with that mini fire extinguishers. So, yun, na-disgrasya ka pa. So, we'll also put that fire extinguishers to the toughest test later. Ayan. And to the kids watching, do not do this at home. Okay, so ito na, without further ado. Ito yung nabili ko. Parang i-unbox na natin ito ngayon. Ito, buksan natin itong fire extinguishers. Tatlo actually yung binili ko, tatlong canisters. Ipo-post ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya nabili. Ayan. Mura lang guys. Wala pang sa napakamura. Wala pang 100 o 100 plus. Alam niyo naman ako medyo malilimutin eh. Okay. Eto na. So tatlo yan. Ayan. Tumira ko na yung packaging. Ayan. Good. So ilalapit ko. Ito yung fire extinguishers. May nakita rin ako nito. Actually, meron akong ganito na nasa kotse ko lang. Dala-dala ko nga siya. Kasi marami naman ako napapanood na video. Mga nadidiskrasya, mga kotseng nasunog, mga motor na nasunog. So, I thought about having one. Ayan. So, tatlo. Ang binili ko, tatlo yung dumating. Ito yung packaging. Pabubuksan natin yung isa. You're the lucky one. Ko yung naiwan, ikaw yung itetest namin. Ayan. So, buksan pa natin yung packaging sa loob.
wala akong gunting, hindi ko makita yung gunting. Alam niyo yung mga bagay-bagay, minsan ballpen hindi mo makita. Pero pag hindi mo hinahanap, nandiyan lang yan. Promise. Tapos yung mga gunting, hindi mo mahanap pag kailangan mo. Pero pagka hindi mo kailangan, laging nandiyan yan. Asahan mo na yan. Dan 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 dan. Ito na yung ating mini fire extinguisher. Ayan, ito yung pinaka lalagay niya, yung holder niya. Pwede mong stick sa wall mo. Parang ganito yan, no? Kita ba? So, ito yung wall mo. And, kung saan mo siya gustong ilagay, lagyan mo lang ng tape dito, yung double adhesive tape. Ayan, dikit mo siya dyan. Pagkatapos, ano kung nakikita, no? Ayan, kapag kailangan mo na siya, diba, nakadikit na yan, kukunin mo na lang na ganun. Ayan. Tapos balik mo lang. So, yun ang purpose niya. So, kung saan, very accessible, malayo sa mga bata. Siyempre, mga bata, pwedeng paglaruan nila yan. Doon mo siya ilagay. Sa kitchen, tapos sa mga, ito, dito, sa computer workstation ko, maglalagay ako ng isa dito. Siyempre, sa sasakyan mo, very important. Siguro, kung may motor ka, nagbumotor ka, lagyan mo lang siya ng, ano, para hindi naman siya nabibilad sa araw, ano. Lagyan mo lang siya siguro ng cover. Pwede mo ilagay sa backpack mo. So later, I'll try to put it to a test. Hopefully, magawa natin, ano. So, para kompleto yung demonstration natin. Again, hindi naman natatapos sa pagbili natin ng ganito. We have to find out kung ano talaga yung capability nito. Sabi nito, 500 ml. And sabi, puts out fire, automotive, house, tent. Ayan. Ayan. So, hindi naman ako chemist, no? Pero siguro hindi mo naman kailangan maging chemist para basahin pa yung mga ingredients nito, no? Ang importante, yung nagagawa niya yung trabaho niya. Kung bakit mo siya binili, yun ang pinaka-importante. Magawa niya, napatayin yung sunog. So, in this video later, pa i-demonstrate natin siya. Okay.